Zamboanga? Ito pala ang Zamboanga. Ano nga ba siya para sa akin? Balang araw, magkikita rin tayo. Dear Mama, sa oras na mabasa niyo ang sulat na ito, malamang nasa Zamboanga na ako. Mga 20 taon na rin ang nakalipas, at 20 taon niyo na rin sinasabi na hindi ko kasalanan kung bakit kami nagkawalay ni Mimi. Subalit hindi ko maiwasan na sisihin ang sarili sa paghihiwalay namin. Dahil ako ang nagaya sa kanya na maglaro sa pantalan. Kahit pa paulit-ulit nyo kaming binalaan na huwag doon maglaro. Malinaw pa sa alaala ko ang mga kwento ninyo tungkol sa Zamboanga at kung gaano ito kaganda para lamang kami patulugin. At dahil doon, nabuo ang isang pangarap na balang araw makakapunta rin kami ni Mimi sa Zamboanga. Labagman sa kalooban ninyo, kailangan ko itong gawin upang mabuo ang ating pamilya. Sorry Mama, pero kailangan ko itong gawin. Ipagdasal nyo na sana magkita kami ni Mimi. Love, Jojo. Ilang taon pa lang ako noon nung napadpad ako dito sa Zamboanga. 20 taon na rin ang lumipas nung naglaro kami ng kuya ko na si Jojo ng tagu-taguan sa pantalan. Di ko namalayan na ang barkong tinaguan ko pala ay paalis na papuntang Zamboanga. Zamboanga, ito pala ang Zamboanga. Madaming kwento ang mama ko tungkol sa lugar na lagi nilang pinupuntahan ng tatay ko. Sa tuwing nagkakwento ang mama ko tungkol sa kagandahan ng Zamboanga, napuno ako ng pangarap na makarating dito. Matagal-tagal na rin ako dito sa Zamboanga. Ano nga ba siya para sa akin? Sa bawat araw na lumilipas, ako ay lumalaban. Lumalaban sa kahirapan, sa gutom, sa mga tao, at sa emosyon. Ang hirap mabuhay dito sa Zamboanga. Lalo na
kapag wala kang pamilya. Ang hirap kasi lahat ng kailangan mo ay hindi libre. Nakatira ako dito sa isang bodega ng mga cargo sa Pantalan. Napadpad ako dito nung bata pa ako. May nakilala akong bata na kargador at magbuhat noon, siya na ang nakasama ko dito sa Zamboanga. Natuto akong dumiskarte sa buhay. May mga oras na nagawa ko ng magnakaw. Pero kung hindi ko yun ginawa, alamang wala na ako ngayon. Pinalaki nga pala ako ng mama ko sa salitang Tagalog kasi ayaw niya rin naman magsalita kami ng Tausug. Nakita ko na rin ang lugar na lagi nilang pinupuntahan ng papa ko, yung Fort Pilar. Sa tuwing naaalala ko ang mama ko, sumisindi ako ng kandila dun. Nagawa ko na din magbenta ng kandila tuwing Linggo at kahit anong trabaho para lang magkapera. Suot ko sa aking kamay ang pulseras na gawa mismo ng mama ko. Sana, kung makita nila na suot ko ito, makilala nila ako. Sa 20 taon ko dito, di pa ako nakakalayo sa Pantalan. Lagi akong nakatitig sa mga barko sa karagatan at naaalala ang lahat ng nangyari. Pagod na ako humiling na bumalik ang kahapon, kaya umaasa na lang ako na balang araw makikita ko ulit sila. Mama, Jojo. Bro, may natawag din bro. Bawa na ma'am. Ay, nakita. Sambuang ka na bro. Kain na pa.